rin. Meron tayong HRM, kung tawagin sa pribadong eskolahan. At sa ating mga vocational school, ang tawag naman natin, o di, under TESDA, HRS, services yung dulo. Dito po yung cookery, pastries and baking, bartending, housekeeping, F&B, food and beverage. Ito ay masyadong in demand. Kasama rin po ba ito? Oo, kasama rin yan kasi binibigyan nga natin ang oportunidad ang ating mga kabataan na pag natapos ng 11 at 12 ay sila ay mabibigyan ng kakayahan makapasok sa mga available at in demand na mga trabaho. Yun. Kasi meron mga ngilan-ngilan na ngayon ng mga paaralan na gusto nang ipasok itong basic, I don't know, I can call it basic training nitong cooking. Ano ho? Eh, pagka, kung talagang real basic, okay lang ho yun. Kasi kung nandun ka sa grade 7 and 8, ituturo mo na yung talagang cookery o cooking, eh mukhang mahirap ho yun. Kasi wala pa siya doon sa baitang ng 11 and 12. Hindi ko alam pa at kasi ang implementing rules at regulations ng DepEd ay i-release pa yan itong September. Opo. So, itong mga pag-uusap ay kumbaga sa ano'y naluluto pa lang. Ano? Mm-hmm. At siguro naman ay makikita na kailangan ng isang estudyante bago pumasok sa technical vocational skills, ano, ay meron na siyang kakayahan at kaalaman sa basic underpinning knowledge. Yun ang kailangan sigurong may stress doon. Kasi baka maging excited tayo, ay, ang anak ko pagdating ng grade 7, pwede na magluto, pwede na gumawa ng ganito at ganyan. Alam niyo nung... Ikagatatapos lang niya mag-grade 6. Mag-graduate ng elementary. Mm-hmm. Di ba, ano? Eh, nung panahon namin, makakasama ka na rin doon, ano? Eh, meron homeroom na tinatawag. At yan ay open lamang sa mga babae. At tinuturuan na silang konting cooking, konting paglalaba, no? Pananahi. Pero sa ngayon, ay ang pagtuturo dapat ay yung skill na gusto nilang gawin. Pangalawa, yung skill na pwede silang makapasok sa trabaho pag ka-graduate nila. Ngayon, whether that will have to come sa grade 7, grade 8, ang DepEd na po nakakaalaman nun. Pero as I said, malamang iisipin rin po ng DepEd, siyempre, kung ano yung underpinning knowledge na pwedeng patungan ng skills education. If I will be asked, DDG, dapat yan naando sa 11 and 12. Dahil alam mo naman natin na yung ating mga training institution accredited or recognized by TESDA, ito namang mga institutions na to, talagang nagko-comply doon sa mga requirement ng TESDA dahil pag sinabi yung cookery o talaga naman yung mga kala nito lahat. Oh. At ang tinuturuan nito yung mga halos malapit na doon sa 18 or 19-20 na na talagang matatandaan, magiging quality yung kanyang matututunan o yung kanyang training. Tama ho ba ako doon? Oo, kasi katulad ngayon, as it is existing ngayon, ay meron rin issue tayo ng mga maturity. Opo. Ano? Kaya hindi basta-basta yung gagawa-gawa ka na lang just because you like it, you should be given the proper foundational knowledge for which you can build up on skills. Okay. Kaya ang maganda, sabi ko nga, inaasahan naman natin na pag ito'y nailabas na, pinag-uusapan yan ngayon, pero pag yan ay nalabas na, mataas ang ating ekspektasyon na talagang yan ay angkop sa kakayahan ng isang bata na 18 o 17 anyos na pwede siyang turuan, may kaalaman na siya kung ano ang dapat pwedeng gawin sa chemistry, sa mathematics, sa electrical. Hindi pwedeng hindi niya alam yung basic eh. Opo. So, kailangan sapat na yung basic niya para pag tinuro na sa kanya, o ito, pwede mo ipagkabit sa welding o hindi, eh alam niya na yan. Okay. Kamakailan nitong nagdaang labuyo, that was August 12, Tuesday, nagkasama kami ni Secretary Villanueva sa lalawigan ng Sambales doon po sa iba. At inilaunso dito yung mobile training plus at nag-unveil din ng
marker para doon sa TESDA Sambales Assessment Center. Nabanggit po ni Secretary doon na binibigyan daw niya ng mandate o ino-orderan niya ang lahat ng ating mga regional directors at provincial directors na mag-fast track ng training o train the trainers para pagdating nitong K-12 na to, eh, lahat ng pangangailangan ng DepEd eh ma-provide ng TESDA. Tama po ba ako doon? Kasi talagang tinitingnan namin na malamang marami pong mga kabataan ang mag-desisyon na kumuha rin ng technical vocational track. Kaya sinisigurado lamang namin na matutulungan namin ang DepEd sagutin ang pangangailangan nila sa number of teachers na pwedeng turuan sa technical and livelihood education. Yun ang tawag actually nila, TLE. Yan. Okay. Ngayon, siguro hindi naman papayag ang TESDA na kahit ikaw ay isang guro, kung hindi ka naman nag-undergo ng NC2 o yung basic training ng kurso, saka ka makakapagpapa-undergo ng another training para sa tinatawag na NPTC so that you will become a legitimate trainer. Eh, yung po ba'y talagang paninindigan ng TESDA yan? Ang amin na approach dito ay, una, hindi naman namin sinasabi sa DepEd, dapat ito, dapat ganyan. Kasi ang TESDA, sigun sa amin batas, post-secondary kami. Ang jurisdiction namin ay pagka-graduate na sa basic education. Opo. Ang amin lamang concern ay kapag yung mga kabataan natin ay natapos na sa 11 and 12, sana pag kumuha sila ng assessment, ay mapasa nila yan. Okay. And the only way they can pass that is if their training is in accordance with what we have already been doing for so long a time. Ginagawa na ng TESDA yung train the trainers at napupuna lamang ng ating ilang mga training institution na sa mga lalawigan, medyo mabagal. Dahil nakapag-undergo na po daw sila ng NTTC at sila yung lihito mo ng trainer, hindi sila makapag-train dahil medyo hindi pa naibibigay yung kanilang certificate. Ano pong inyong... Kung yan ay isang issue talaga, kami dinodouble time na namin ang mga demands sa mga probinsya na ma-issue yung certificate. At siguro... Alam mo kasi, kumbaga sa ano eh, yung kung ginagawa namin ito na walang K-12, okay lang sa amin eh. Okay rin ang demand ng private TVIs. Ngunit dumating na ang pagkakataon na nangangailangan rin ng mga nagtuturo sa public school, pati na rin ang mga private schools na gusto mag-open ng K-12 TLE tracks nila. Kaya siguro parang dumagsa lamang. But eventually, yan ay mamimit na rin at luluwag na ang pag-issue ng mga certificates para sa mga instructors na magturo ng TLE or Technical Vocational. Kaya yun na sa provinces, ha, yung mga under ng mga provincial directors natin, medyo pagbutihin ninyo dahil order na po ito ni Secretary Villanueva.